Okay, so this time, pag-usapan po natin ang tungkol sa lead magnet. Okay, so sa mga hindi pa nakakaalam, kung ngayon nyo lang narinig yung lead magnet, ang lead magnet po ay ginagamit to attract people and also to get their email address. Ngayon, baka nagtataka kayo, bakit kailangan ng email address ng mga tao na yan? Kasi sa Facebook ads, under audiences, meron po doon tinatawag na customer list na kung saan doon natin i-upload yung mga email list and gagawa tayo ng custom audience and look-alike audience, which is very accurate na makukuha nating audiences dahil nga ang nakuha nating mga audience is from emails na interested doon sa product na in-offer mo. Ngayon, ang gagawin natin is ipapakita ko kung paano gumawa ng isang tinatawag na lead magnet ads. Okay? So, unang gagawin po natin is punta po tayo sa ads manager. So, business.facebook.com/ads manager. Ayan. So, kung makikita nyo sa screen, ito yung aking ads manager. Ngayon, ang gagawin natin, magra-run tayo ng ads. Okay. So, ito, sample lang. By the way, bago tayo mag-start, no, itong lead magnet, hindi naman to para sa lahat ng advertisers. Most probably, ginagamit po ito, halimbawa, medyo mahirap ibenta yung isang product or services. Let's say, nagbebenta ka ng kotse, bahay, insurance, investment. Katulad ko dati, I'm from insurance company. No, mahirap talaga ibenta. Hindi mo yan pwedeng i-advertise tapos maya-maya may bibili na. No? So, kailangan talaga ng mahabang pasensya, mahabang gastusan sa ads. Pero, worth it naman once na may na-close ka na, di ba? So, ngayon, itong lead magnet, ito kumbaga yung pang-pa-warm up. So, pang-pa-warm up sa ads mo, sa audience mo, para maging accurate yung results in the future. Let's say, nag-run ka ng ads sa simula, syempre, lead magnet pa lang yan. Susunod na ads mo, tatargetin mo na yung mga specific emails na yan. Ngayon, paano ba tayo gagawa ng isang lead magnet? Simple lang po, punta kayo sa ads manager. Ayan, kung makikita nyo. Then, click nyo yung create. Ayan. Siyempre, since magra-run ka na ng ng ads, so naka-ready na rin yung mga picture. So mamaya papakita ko yung picture na gamitin ko para maka-attract ng potential customer. Ayan. So since lead magnet to, isa lang yung pinaka the best campaign objective na gagamitin, which is the traffic. Ayan. Traffic lang po, no? So wala tayong ibang although pwede naman yung iba, let's say messages tapos papadaanin mo sa messenger, pwede rin naman, pero the best talaga gamitin kasi the best gamitin ang traffic kasi mas mura, tapos ito talaga yung ginagamit ng mga advertisers especially when running lead magnet. Ayan, so traffic po yung gagamitin natin campaign objective dito. Ayan, so click continue. Yan. So, campaign name. So, alam nyo naman na to. So, nasa basic course naman yan. So, meron tayong ad name. Ayan. So, campaign name. Tapos, ad set name. Then, ad name nyo. So, papalitan natin yan. So, ano lang naman to. Wala namang kaso. Wala namang bearing yung mga names na yan. So, kumbaga, ano na lang yan. Palatandaan mo na lang. So, since lead magnet. So, try natin. Yung gagawin ko kasing lead magnet is ebook. Lead magnet. Yan. So, yan. Then, copy ko lang to. So, papalitan ko lang din yung pangalan ng ad set. So, punta tayo sa ad set tab. Yan. So, delete ko tong new. Replace ko nung kanina. Yan. Then, sa ad. Ayan. Para may palatandaan po tayo. Ayan. So, hiyaan mo muna yung error. Punta muna tayo ulit dun sa campaign natin. So, isiset muna natin to. So, ayan.
Same pa rin nung ng sa basic course. So pwedeng campaign budget optimization pa rin para mura-mura yung ating ads. So budget tayo, let's say 70 pesos per day. So since ano lang naman to, lead magnet, hindi mo kailangang magtodo ng pera. Hindi mo kailangang magtodo ng budget dito kasi medyo hindi naman yan for sales talaga. Ang gagawin lang natin is to attract people na tingin ni Facebook is interested and magsa-sign up sa ating lead magnet. Ayan. So lowest cost pa rin yung ating bid strategy. So okay na yan. Then click next. Ayan, next. So nandito na tayo sa ad set. Ayan, potential reach is 84 million. So malaki siya. Ayan. So iyan pa natin mamaya yan. Oh, so alam nyo naman na to. Alam nyo naman na i-set up tong mga to, di ba? So yung audience, yung target audience, detail targeting, yung edad. So hindi ko na masyadong i-discuss to kasi nasa basic naman na yan. Ngayon, yung itsura kasi ng ads na gagawin natin na lead magnet, ito. Ayan, so ebook lead magnet ad. So Facebook page, let's say, yan, sa Mr. Kuripot ko siya irarun. So alisin ko lang dito muna. Para, ayan. So may error siya, di ba? Kasi hindi pa natin tapos i-set up. Ayan, sabi dito, enter the website URL field for your ad. So wala pa tayong website. Ayan. So hindi ko pa na-enter yung website ng ating kumbaga yung link ng ating lead magnet. Saan ba sila magsa-sign up? Ayan. Magsa-sign up sila ng email nila. Then yung email na yon masisend naman papunta sa'yo. So may copy ka ng email address nila. Ayan. So ad creative. So punta muna tayo sa unang-una. Ayan. Single image. Ayan. So, add media. So, ang gagamitin kong image is ito. So, upload ko muna. Sabihin din ang load ko kanina. So, ito yung gawa ko dati nung nag-offer pa ako ng mga financial products online. So, alam nyo naman yung mga insurance, mga investments, healthcare, ganyan. So, ayan. Click natin yan. Then, click next. So, ito yung itsura ng ating ads image, yan, ad image. So done. So since marami akong placement, hindi ko kasi sinet up tong ad set, maraming placement, pero at least nakita niyo itsura, ayan siya. Then primary text, depende na to sa iyo kung paano magiging kaakit-akit yung ads mo na tag dito, lead magnet, para ma-encourage sila na mag-sign up sa ating form. Okay. Mamaya gagawa tayo ng form after nito, no? So, before natin i-proceed. Kasi ang gagamitin nating website address is hindi yung Mr. Kuripot. Ang gagawin natin is Google Form. Now, halimbawa, meron kang website. Meron kang website na ginagamit. Tapos, meron ka na dun naka-link na mga mailing services, which is pag nag-sign up sila sa form mo sa website, then automatically marerecord na yun sa system mo, nakukuha mo na yung email address nila. Pero hindi naman lahat kasi ng website is ganun ang setup. Ngayon, ang gagawin natin setup dito is gagamitin natin na pang-gather ng mga email address is Google Form lang para lahat makasabay kasi hindi naman lahat is techie. Ngayon, yung Google Form, medyo technical din naman yung paggawa nun. Tuturuan ko kayo step by step. Kahit naman hindi techie, makakagawa ng Google Form na yan. Okay? So, sundan nyo lang mamaya. So, ito, try natin. Primary text, free ebook. Ayan. Download. Limited time only. So, maganda may scarcity, no? So, para at least alam nila na, oops, bet na wala yung ano na to. Wala yung image. Oops. Teka. Bet na wala yung image ko dito. Yung preview. Bet na wala yung preview ko. Ulit.
Kasi upload image kanina. Ito, clear nga muna natin. Then, add media. Ayan, add image. Ayan. Nawala siya. Done. Okay. Oops. Anong nangyari dito? Teka, alisin nga muna natin yung ibang placements. Gagawin natin feed lang para hindi nakakalit to. Oops, ano nga ba yun? Wait lang. Manual placements, yan. Automatic kasi siya. Tapos, syempre, Facebook lang. Yan. Tapos, Facebook news feed lang. Wala sa marketplace, wala sa video feeds, wala sa right column. No? Dagdag gastos lang yung mga yan. So, 5 out of 15. So, meron pang 4 na tatanggalin. Hanapin natin. Ayun. May 4 pa daw dito. Stories. Stream. Alisin natin yung search. Okay. Article. So, wala na. Okay. Ilan na yun? Ilan na yun? Oops. Sumabra. Ayan. 1 out of 15. Ang natira na lang is newsfeed. So, newsfeed lang po tayo. Then, balik tayo dun sa ad natin. Yung itsura. Ayan. Okay na. Nagkaloko-loko siya kanina. So, ito yung preview. Ayan. So, ito yung image. Tapos, ito yung headline. Hindi pala headline. Ang tawag dyan is primary text. Siyempre, maglalagay din tayo ng headline. Yan nandito. So, ano lang natin? Download now. Ayan. Or get your copy now. Since Google Form nga pala tayo, hindi siya direct download. So, get your copy now. So, ang lalabas kasi dito sa setup natin is tayo magsisend sa email nila nung ebook. Ayan, get your copy now. Free ebook. Ayan, limited time only. Ayan, so hindi nila madadownload kasi kailangan nila magsend ng email. So tayo magsisend sa email nila nung copy ng ebook. Ayan. Then description. This is paulit-ulit yung ano natin. Wala may isip eh. Limited time only. Sample lang naman. Siyempre kayo, paggawin nyo, mas talaga attractive. So, meron siyang description, merong headline, may primary text, then may image. Ngayon, meron po dito na website. Ayan. So, may website. Hindi natin gagamitin yung website ng website natin, yung link ng website natin. Ang gagamitin natin to collect emails is Google Form. Ayan. So, paano tayo gagawa ng Google Form? So, iwan muna natin ito. Ihang lang muna natin itong ginagawa nating ads. Punta po tayo sa new tab then. Punta ka sa google.com. Make sure lang na nakalagin yung ano mo dyan, Google account. Ayan. So, ako nakalagin. Then, click nyo itong maraming dot. 9 dots yan. Then, punta ka sa drive. Ayan, drive. Punta ka sa drive. Ayan, medyo intay-intay lang tayo. Okay. So, tabi ko lang itong mukha ko. Then, sa gilid ito, click nyo yung new. New, then, Google Form. Ayan. So, yung Google Form, yung kulay violet. O, purple. Wala na palang violet ngayon. Purple na. Ayan. Google Forms, then blank form. So, blank lang. Then, ayan, gagawa tayo ng bago. Ayan. So, ang gagawin nating lead magnet is ebook. So, ang gagawin natin dito, ebook. Ayan. Ano, sample lang to, baka sabihin nyo, napaka simple naman ang ano ko, ang ginagawa. Siyempre, sample lang naman po yan. Now, meron po ditong ano, yan, add question. So, ito yung existing question. Pwede natin delete to. Yan, delete natin, then palitan. Ngayon, ang kukunin lang naman natin ng mga details is pangalan,
email address, then contact number. So pwede rin naman na email address alone. So kung gusto nyo lang naman, then optional na lang kung gusto nyo kunin din yung pangalan, pati yung mga tawag dito, contact number. So ako lagi kong ginagawa is contact number, email, tsaka pangalan talaga. So dito sa case natin, pwede namang yan, short answer. So gagawin lang natin is yan yung question, di ba? Then meron dito sa gilid yung drop down. Click nyo lang dyan yung short answer. Ayan, short answer. Then, email address, yung pangalan ng question. Ayan. Okay. Then, response validation. Check ko lang to, ah. Okay, so wala naman to. Ayan. Wala namang iba pang choices. So ngayon lang ulit ako gagawa nito, no? Ayan. So, yun, short answer nga siya. Then, i-required nyo. Kasi pag hindi yan required, eh magpo-proceed kahit walang laman yung text box. Ayan. So, email address. Then, halimbawa, gusto nyo pang lagyan ng pangalan, click nyo lang tong plus sign. So, another question yan. So, dito ang question is email address. Dito, pwedeng name or full name na lang. Full name. Then, short answer pa rin. Then, huwag nyo kalimutan yung required. Yan. Para mag-i-insert pa rin sila ng pangalan. Ngayon, eto makikita nyo dito, yan o, parang nagko-cross siya. Pag nag, yan, nagko-cross siya. Pwede nyo i-drag to pataas kung gusto nyo mauna yung pangalan before the email address. So, taas natin yan. Yan. So, mauna mo nang i-fill out is full name, then email address. So, pwede naman na to. Ganyan kasimple lang yung form. Ngayon, halimbawa, gusto nyo pang lagyan ng another question. Let's say, gusto mo nang may contact number. So, again, short answer. Yan, short answer. Tapos, lagay natin question is mobile number. Then, syempre, required. Yan. So, ngayon, halimbawang ipipreview natin. Ay, teka, untitled form pa rin to. So, click natin yan. So, ebook. Ngayon, preview. Anong, gusto mo bang makita yung ginawa mong form? So, ipipreview natin yan. So, ayan na siya. So, merong full name. So, sasagot ka dyan. Email address, sasagot ka din dyan. So, kumikita nyo, hindi ka nagsagot. Magpupula yan automatic. Ayan. Ganon din sa mobile number. Pag iniwan mo yan na blanco, nagpupula. Kasi nga, kinlik mo dito. Asa na ba yon? Is required. Ayan o, no, required. Required nilang fill out yan bago mag-submit. Ayan. So, pag sinubmit, okay. Kunwari lang naman. Email address. Try natin kung pwedeng test lang. Ha? Okay. So, halimbawa, hindi sila maglagay ng ganito, Gmail, ng at sign. So, magpo-proceed pa rin. Pero, ano yun, minsan kasi yung iba, hindi nila nalalagyan ng at sign, tapos nakita mo naman is Gmail. So, ikaw na lang mag-edit sa form mo. Ngayon, dito, yan, ano lang naman to, sample. Yan, halimbawa na fill out na lahat ng prospect mo na yun, nag-click doon sa lead magnet mo, na ads. So, dito sila mapupunta, mag-fill out sila. Yan, then submit. Ayan. So, dito, your response has been recorded. Ibig sabihin, na-record na yan doon sa Google Form mo. Ayan. So, ito, Google Form yan. Kung makikita nyo sa screen, Google Form. Meron pang pangalawang gagawin dyan, which is gagawa ka ng responses para makita mo yung responses. Ibaga, ano siya? Google Sheet naman. Automatic na yon. Hindi mo na kailangan gawin yun. May kiklik ka lang dito sa settings. Sa settings nga ba yun? Check ko muna na iba na siya eh. Ayan. Itong 3 dot siguro. Or ito, responses. Ayan, yun, responses pala. Nasa responses. Ayan. So, dalawang tab pala to. Ito yung questions. Sabi ko, dalawa, di ba? Google Form questions and responses, yung sheets.
So punta ka sa responses, then i-click mo tong create spreadsheet. Yan, magki-create ka ng spreadsheet para magkaroon ka ng separate sheet or Google Sheets na exclusive lang sa questions na to, sa form na to, na doon lahat marerecord yung mga nagre-register sa ano mo, ano nga tawag dito, sa ads mo, sa lead magnet. Okay, so nawawala ako ha. Ayan, so click natin to, yung create spreadsheet, then ayan, so automatic na siya. Create new spreadsheet. So, ang pangalan is ebook responses. So, pwede mo naman edit yan mamaya. Or, ayan, pwede rin pala ngayon. So, depende sa'yo. Pero ako, okay na ako sa ganyan. Then, create. Ayan. So, meron ka ng Google Sheets. Ayan, oh. Diba, nag-register tayo kanina? So, yan, na-record na po siya. Ayan, diba? Amazing. Oops, ano yung napindot ko? Ayan. So, every time na may magre-register sa'yo, is mare-record dyan sa Google Sheets mo na yan. Okay, so try natin ulit ha. Punta tayo dito. Teka, close natin ito kanina. Punta tayo dito, then preview. Mag-fill out ulit tayo. Let's say, si Juan de la Cruz nag-register. Yan. juan@gmail.com. Yan. Then, 0917-123-4567. Okay. So, si Juan de la Cruz, nag-register din kasi interested siya sa e-book. Ayan. So, nag-register siya sa lead magnet mo. Then, click submit. So, recorded na yan. Ngayon, malalaman mo yan na may nag-sign up. Nag-notify kasi yan sa cellphone or sa computer mo. Ako, meron akong Google Sheet sa cellphone para at least na mo-monitor ko pa rin kahit na cellphone yung hawak ko, hindi computer. Ayan, no? Nag-register si Juan de la Cruz. So, meron ka ng copy nung emails nila na yan. Okay? So, meron ka ng, ang gagawin mo dyan, paparamihin mo na lang at least 100 mahigit dapat, no? Hindi pwedeng isa, dalawa, tatlo, okay na yan. Gagawa ka ng customer list, hindi pa. So, ang gagawin mo dito, papatagalin mo lang yung lead magnet mo, magra-run lang yan na magra-run yung ads. Then, pag nakakulik ka na ng maraming emails, magagamit mo yan to create custom and lookalike audience na mas accurate, na mas interested sa products or services na in-offer mo. Okay? Ngayon, close natin to. Close natin lahat yan. Halimbawa, okay na lahat. Meron ka ng Google Form, meron ka ng Google Sheets, di ba? Saan ko makikita yon? Ayun yung tanong. Saan ko makikita yon? Halimbawa, na-close mo accidentally. Punta ka lang ulit sa Google. Ayan, o. Di ba? May google.com. O, google.com. O, pupunta ka dyan. Click mo lang to, yung 9 dots. Then, balik ka lang doon sa drive. Ayan, drive. Nasa drive lang po yan. Then, makikita mo na yon sa bungad pa lang. Ayan, o. E-book. Ito yung ating form. Then, ito yung responses. Kung saan nare-record yung mga nagre-register. Okay? So, ngayon, pag bumalik tayo dun sa ads na ginawa natin, di ba merong hinihinging website URL? So, ang gagawin natin, punta tayo sa drive, kunin natin yung URL ng form. Ito yung form, di ba? Yung sinasagutan. Right-click mo lang yan, then get link. Ayan, get link. So, ito yung link niya. Copy link. Okay na. Then, done. Tapos, teka, bet may restricted doon. Restricted, nakalagay. Get link. So, dapat anyone with the link. Yan, para public siya. Naka-public. Kasi pag restricted, parang, kumbaga, naka-private yun eh. No? Ayan, anyone with the link. Yan. Okay, so done. So, anyone with the link. Tama ba? Or try muna natin restricted. Hindi ko alam kung yung restricted or anyone with the link is may access dito. So, tingin ko only people added can open this with this link. Okay, so try natin copy link lang muna.
Hindi ko lang kung saan yung restricted na yun, kung sa user ba to edit or to view. Ayan. Then, ayan. So, yan yung website URL. Pinaste na natin sa ating ads. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan, docs.google.com. Ayan. Pwedeng gumawa rin kayo ng display link. So, pwedeng palitan nyo itong docs.google.com na kung ano sa tingin nyo na, ano, kung limawa, may website ka. So, pwede naman yung website mo ilagay mo dyan. Pero, didiretso pa rin sila dun sa Google form na ginawa mo. Kasi nga, display link lang naman yan. Okay. So, preview. Ay, hindi na siya nag-preview. So, talagang docs.google.com siya. So, kahit wala na to, pampagulo lang yan eh. So, optional yan. Ayan. So, halimbawa ni-run mo yung ads na to. Halimbawa lang, ni-run mo yung ads na yan. Ito yung itsura. Ayan, free ebook, limited time only. Ito yung image. So, attractive naman yung image natin, di ba? So, green tsaka orange. Tapos, naka-emphasize naman yung ebook na da-download. So, ayan, get your copy now. This is limited time only. Ayan. Pag kinlik nila itong learn more, ayan. Pag click nila nila nitong learn more, then diretso sila dito. Ayan. Sa Google form. Dito sila pupunta. Ayan. Oops. Paano ba buksan to? Ay, paste ko na lang dito. Ayan. Ngayon. Okay. Ngayon, halimbawa nag-click sila, uy, okay ito ah. May free ebook, tapos about investments, about insurance, about ganyan, healthcare. Parang interested ako dito ah. Ito yung mga gusto kong malaman. So, dahil gusto niya malaman ang tungkol dito, ang gagawin niya is i-click niya yung learn more. Ayan, yung button. Pag-click nila ng learn more, diretso sila dito sa form. Ayan. So, since interested sila, mag-iiwan sila ngayon ng pangalan, email address, tsaka mobile number. Pag nag-iwan sila ng pangalan, email address, mobile number, saan sila mapupunta? Dito, sa sheets. Ayan. Mare-record sila dyan. Okay. So, napaka-simple lang, di ba? So, kahit hindi techie, eh, madaling magagawa itong lead magnet. But again, itong lead magnet, hindi po yan para sa lahat. Pwede nyo i-try. Halimbawa, nahihirapan kayo magbenta yung mga mahal talaga mga products o services, no? Pwede kayo maggawa ng mga freebies. Let's say, hindi siya e-book. Let's say, article siya tungkol sa yung product na matututo sila in exchange of their emails. So, ganun. Kumbaga, ang ano lang naman dito is makakakuha sila ng free information, free stuffs nakapalit ng email nila. Yun lang naman yung ganun lang siya kasimple. Parang trading lang yan. Gusto mong makuha emails nila, bigyan mo sila ng something na libre na matututo sila, na may mapapala sila, tapos ibibigay nila sa inyo yung email address nila. Ganun lang siya kasimple. Ngayon, pag nag-run ka ng ads na may product offer, so, madali na lang kasi may email address ka na nila eh. Madali mo na silang matatarget. Okay? So, that's the use of lead magnet. Very effective, especially kung talagang nahihirapan kang i-offer yung business or products na ino-offer mo. Okay? So, I hope na malaking tulong tong lead magnet natin. And I hope na i-apply nyo. And kung halimbawa nalilito kayo, medyo technical kasi, ulit-ulitin nyo lang yung video, sundan nyo lang step by step. I'm sure magagawa nyo naman po yan. Okay? So, sa ating next video, syempre continuation ito, gagawa na tayo ng ating customer list.